lifetime financial support, ito ang tila gusto nga mangyari ng pamilya ng biktima sa amo ng asong Rottweiler sa Oslo, Cebu. Bagay na inalmahan ni Idol Raffy maging ni Atty. Garrett Tungol dahil ito'y kalabisan. Sapat na di umanong mapagamot ito at mabigyan o magbigay ng danyos ang may-ari ng aso. Ngunit hindi pa rin ligtas ang amo ng aso kung sakaling magdemanda ang biktima. Matatanda ang nagtamo ng maraming sugat ang 16 anyos na babae na nangunguha ng sea urchin sa dalampasigan matapos siyang atakihin ng asong Rottweiler sa Oslo, Cebu. Ang biktima ay nakagat din ng aso noong nakaraang buwan. Makikita sa video na tinangkapan ng biktima na takasan ang mga aso sa pamamagitan ng pagtakbo sa malalim na parte ng dagat pero sinusundan pa rin siya ng mga aso. Ilang saglit pa ang lumipas, isang lalaki ang lumapit para tulungan ang biktima na nagtamo na noon ng maraming sugat. Ayon kay John Michael Banababa, kapatid ni Jenny Rose, nanguha lang sana sila ng sea urchin ng biktima para may pang-ulam. Hindi niya makontrol sir sa sobrang lakas ng aso, kaya pabalik-balik sa kapatid ko. Buti na lang may nakasaksi, tinulungan din na makaakyat ang kapatid ko. Napag-alaman na katatapos lang din maturukan ng biktima ng anti-rabies nang makagat din ng aso nitong nakaraang buwan. Nagbigay na diumano ng 4,000 piso ang may-ari ng Rottweiler, ngunit ang hinanakit ng kapatid ng biktima, sila pa daw ang kumontak dito sa amo ng aso para bibilhan sila ng gamot. Hindi nga pumunta sa amin o tumawag lang kung okay na ba siya. Wala sir, parang binabaliwala lang ang kapatid ko. Pinag-iisipan nila nga sampahan ng kaso ang may-ari para hindi na maulit ang sinapit ng biktima. Sa programa ni Idol Raffy ay willing naman po silang makipag-ayos sa barangay at naipagamot na rin po ang biktima. Ito po ang ating latest update. Huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe.